araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kalapatids. Meron naman po tayong nilok visit ngayon na isang kabayan. Aalamin natin yung kung ang ibon na 5 days old kung kak o hen. Actually, yung nilok visit po natin ngayon, tinanong sa akin yan. At naisip ko na po itong ishare kasi lagi ko siyang nababasa sa Facebook kung ang ibon nila ay kak o hen. So wala po akong nakikitang maliwanag na sagot. So ngayon po, gagawin namin yung video at i-actual sa inyo para malaman nyo ang kalapati natin ay kak o hen kahit ito'y sisiw pa lamang. Ito po ang ating dog visit ngayon. Isa rin po siyang vlogger at newbie. Siya po yung nagtanong kung ang mga ibon niya kak o hen. So, i-actual po namin ngayon, ituturo namin kung paano malaman ang exact sex ng isang kalapati kung kak o hen kahit siya'y 5 days old pa lamang o umiiyak pa. Bago ko po i-share sa inyo ang aking sikreto, sana po i-subscribe nyo ang aking channel at pag-ipindot na rin yung notification bell para updated po kayo sa susunod na video. So start na po tayo. May kakailanganin lang po tayong instrumento na gagamitin. 6 to 12 inches na sinulid at maliit na metal, let's say singsing, hikaw, yun po. Yun po yung gagawin nating pendulum. Ito po yung nagawa nating pendulum gawa sa sinulid at singsing. Ito pong kalapating ito ay kak. So papakita po namin muna sa inyo paano malaman ng kak. Para pag tinapat po natin yung pendulum sa 5 days old, makikita nyo kung kak o hen. Ito po ay kak. So gagalawin lang yung pendulum. Ayan. So kapag kak po siya, didiretso yung galaw ng pendulum. Ito po ay breeder kak. Okay po. Ayan, tatapat lang po sa likod. Ayan po, dumidiretso siya. Ang galaw ng pendulum. Ibig sabihin, kak po talaga siya. So, ang ano po natin, isang breeder hen. So, nangitlog na po siya. Isasample din natin. Yung kanina po, ginalaw po. Tapos, biglang dumiretso. Ito po, babae siya. So, dapat iikot naman siya. Pero tignan nyo po, i-straight po siya. Ha? Pero breeder po na babae ito. So, tignan nyo po, umiikot siya. So, ibig sabihin po, babae. Okay po. Proven na breeder po muna yung ginamit namin. Yan. Okay po. Ngayon po, kumuha na tayo ng isang young bird, no? Ito, hindi pa natin alam. Kasi yung kanina, mga breeder yun. So, pinakita ko lang po sa inyo kung ang cock at hen. So, ngayon po, hindi natin alam. So, ngayon, malalaman natin sa pendulum. Ito pong ibon natin, umiyak pa. Ayan po, umikot, babae siya, babae po ito. Okay, second pigeon po natin, kapatid nung isa. So ipipendulum po natin kung malalaman natin kung ito'y cock o hen. So ayun po, hen din po siya, kahit nestmate sila. So kahit malaki po yung ulo niya, hen po siya. Another pigeon po, sa akala ng ating kaibigan na newbie, cock siya. So try po natin sa pendulum kung cock o hen. Dahil sa pagkakaalam po niya, bumabara ako na. So ayun po, umistraight siya. Kak po siya. Another pigeon po is 12 days old. So wala po tayong 5 days ngayon, no? So 12 days na lang po yung ating i-actual. So ayan po. Umikot po siya. So ang akala ni paring Sinishi, dahil mag-isa yung ibon at malaki, akala niya kak. So ngayon po pinendulum natin, babae po siya. So kanina po na sa ibon tayo. So ipoprove ko po sa inyo na tama yung pendulum. Meron po tayong mga young lady fans here. So itatry po natin sa kamay. So una si ate. Yan.
si babae po, si ate. Umikot po kaagad. Okay po? So, this one. Another. Yun. Biglang umikot. So, certified na babae po. Hindi tomboy. So, ngayon, si tatay naman. Kanina, umikot. Ito, ikot natin, ha? Pero si tatay ito. Tingnan natin. Ayan. So, yung pendulum po pala, hindi lang sa kalapate. Although topic lang natin is kalapate, kaya ginawa ko po sa kalapate. So, pwede rin po siya sa tao. Bali, ginamit ko na po itong technique na ito. O sikreto ito, 20 years ago, nung nag-breed po ako ng mga 87 young birds. So, pinendulum ko po sila bago ko lagyan ng singseng. So, lahat po ng aking cock ay nasa right. At lahat ng hen ay nasa left ang mga ring. So, ginawa ko po yun para madali akong mag-celibacy kapag pumasok po sila sa sobrang dami nila. So, yun po, iniwalay ko kaagad yung cock at hen para hindi po sila mag-asawahan, para madali po yung kondisyon ng ibon. So, masasalamatan ko rin po yung nag-share sa akin 20 years ago, si paring Alvin De La Cruz, kasamahan ko pong founder ng Tarlac City Racing Pigeon Club. Ngayon, naglalaro na sa Bulacan, BFRC. Yan po, tapos na yung ating topic. Sana nagustuhan niyo po yung aking senior. Sana makakatulong po sa inyo, lalong-lalo na sa mga newbie. So, tandaan niyo po, hindi ibig sabihin na malaki ulo, lalaki. Hindi ibig sabihin yung mas malaki sisiw, lalaki. Hindi rin po ibig sabihin kung nestmate isang lalaki o at isang babae. Meron din pong dalawang cock na mag-nestmate at meron din pong dalawang hen gaya nung aking pinakita sa inyo.